So mga kabsat, babala lang po, wag niyo pong gagayahin itong matanda po na tinatawag po nilang super spreader. Yan. Kumusta mga kabsat? Kumusta po ang home quarantine po ninyo? Welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang po sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka palagi sa mga upload ko. Salamat! Nung nakarang video ko mga kabsat ay napanood nyo yung mga dapat gawin habang tayo ay naka-home quarantine. Ngayon naman po ay tunghayan po natin yung sinanay na sinasabi po nilang super spreader ng virus. So babala lang po mga kabsat, huwag na huwag nyo pong gagayahin po yung mga iyon. At syempre gusto ko rin pong magbigay ng aliw sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga hugot na paalala mula sa COVID-19. Tunghayan po mga kabsat. So mga kabsat, babala lang po, wag niyo pong gagayahin itong matanda po na tinatawag po nilang super spreader. Yan. Yan. So di ko alam mga kabsat kung anong pinagdadaanan po ng matandang yan, pero babala po, wag na wag niyo pong gagayahin po yan, okay? At syempre mga kabsat, hindi pa rin nawawala yung mga hugot line. Yan, ito mga paalala pa rin yan mga kabsat. So gusto ko lang pong i-share dahil natatawa po ako dito mga kabsat. So ito po. So ito mga kabsat, number one, sabi dito, mag-alcohol sa kamay, hindi sa atay. Yan. So ibig sabihin niya mga kabsat, hindi yung typical na alcohol ang iinumin po natin. At isa rin po yun, wag po tayong uminom or maglaseng or gumawa ng mga bagay-bagay na against po sa government natin. So wag po tayong uminom. So please lang po, ngayong panahon po ng krisis, wag po tayong basta-basta lumabas po at uminom, makipag-inuman sa barkada. So pinagbabawal po yan mga kabsat. Okay? Doon sa pangalawa, ugaliing maghugas ng kamay. Uy, pati yung plato pakidamay. Yan. So hugot lang din mga kabsat. Ibig sabihin nun, kailangan gumawa tayo ng mga bagay-bagay na makakatulong po sa ating pamilya. Kung kunyari yung nanay mo palagi yung naguhugas ng kamay, eh naguhugas ng plato, so it's your time na rin, it's your turn na maghugas ka na rin ng plato. Yan. Pangatlo yan, guys, social distance daw ha, iwas muna tayo sa mga maling tao. Siguro gustong ipahiwatig nito na wag muna tayong dumistansya sa mga taong may mga kaaway natin or ano ba yung may mga utang, ganun siguro no ang tinutukoy nito. So social distance muna tayo mga kabsat, at least 1 meter po sa mga tao po at kung sino man yung nakakasalamuan natin sa araw-araw. So, yung pang-apat mga kabsat yan, pakitakpan ang bibig sa tuwing umuubo, bumabahing at nagkakalat ng chismis yan. So hindi lang pala typical na talagang maggagamit ka ng face mask, so takpan mo na rin yung binganga mo at huwag ka na lang magchismis yan. Yung mga palaging nagchichismis na naging buhay na nila yung pagchichismis, yan, itigil nyo na po, huwag nyo na muna kayong magkalat ng mga bad news or mga chismis. At syempre yung panglima yan, nakakatuwa to mga kabsat, to avoid COVID-19, please iwasan po natin ang physical contact, lalo na kung may jowa na yung tao yan.
So related yan sa pamilya, sa pagkakaroon ng asawa na nakikipagkabit. So yun mga kapsat, isang paalala na kung tutuusin ay parang may gustong iparating, which is tama naman, may point naman yung COVID-19 na paalala mga kapsat, yung reminders po na yun. Okay po. Muli, gusto ko lang din pong magbigay pugay at magpasalamat sa mga frontliners, lalo na yung mga doktor na talagang nagbibuwis buhay para po maisalba yung mga kababayan po natin na may COVID-19. So again, saludo po kaming lahat po sa inyo, lahat ng mga frontliners, lahat ng mga doktor, lahat ng mga nurses, lahat ng mga army, lahat ng mga kapulisan, lahat po ng mga barangay officials, lahat po ng mga tao, kahit hindi po sila mga frontliners, ay tumutulong para po masugpo itong pandemic crisis po na ito. So muli, saludo po kami sa inyo mga kakabsat. So again mga kabsat, ay hinihiling ko po sa inyo ang panalangin na ipagdasal po natin ang mga tao na nakikipaglaban dito po sa COVID-19. Siyempre, as contribution na rin po natin, kailangan po nating sundin yung mga pinagpagawa po ng mga gobyerno po natin, like stay at home lang po tayo at gawin po natin yung mga bagay-bagay na makakatulong upang ma-stop na po itong paglaganap ng COVID-19. So muli, ipagdasal po natin ang ating presidente, Pangulong Duterte, na bigyan po siya ng kalakasan at ng wisdom para po pangunahan itong bansang Pilipinas. At syempre, yung mga iba-ibang bansa rin, lalo po ngayon na lalong lumalaki at dumadami ang kaso ng virus, coronavirus. Lalo na ngayon ang Italia, mga kabsat. Sobrang hirap yung pinagdadaanan po nila ngayon. Sila po yung number one death toll rate na po ngayon dito sa buong mundo. Mahigit 7,000 na po. Imagine nyo po mga kabsat na may namamatay ng from 600 to 700 within 24 hours. So sobrang nakakaalarma at nakakatakot po yung mga ganong resulta. Kaya please lang po mga kabsat, ay pagdasal po natin, araw-araw po tayong magkapit bisig at magkapit kamay. Ay, bawal pala. So sabay-sabay po tayong magdasal at ipanalangin na bigyan sila ng kalakasan at bigyan po sila ng faith at pag-asa na malalampasan din po natin itong coronavirus po na ito. As of recording po ng video na to mga kabsat, ay meron na pong 6 na confirmed cases po dito sa Pangasinan. So meron na po sa Bayambang, meron na po sa Malasiki, meron na po sa Orbistondo, meron na po sa May Rosales at meron na rin pong confirmed cases po dito sa Urdaneta. Kaya mag-ingat po lahat ng mga taga Urdaneta at iwasan po natin yung makipahalubilo for the meantime. So stay at home muna po tayo at always pray at gawin po natin yung mga dapat gawin para hindi po tayo makasama at maging PUI o maging PUM. So anumang mangyari mga kabsat, huwag po tayong mawalan ng pag-asa at magtiwala lang po tayo palagi sa ating Panginoon na may likha. Wala pong imposible sa Diyos at lahat po ng mga ganitong krisis, lahat ng mga problema ay mawawala po lahat sa pangalan po ni Jesus. Kaya manalangin po tayo palagi mga kabsat na ilayo po tayo sa kapahamakan at gawin po natin yung part po natin, yung contribution po natin sa community para sa lalong madaling panahon ay matapos na po ang lockdown at mamuhay po tayo ng normal at payapa. At syempre gusto ko rin pong magpasalamat at mag-shout out sa mga tao at mga channel na patuloy pong sumusuporta at sumusubaybay po sa atin. Kaya shout out po kay Daniel Obogne. Yan. Shout out kay WWE What If. Kay Alejandro Santiago Alcaraz. Yan. Shout out din kay Maynard de la Cruz. Kay Jake Del Jesus. Yan. Shout out sa iyo Sir Jake. Kay Valkyria Chronicles. Yan. Shout out din kay DC Illustre. Yan. Shout out din kay Usad Al, kay John Jans Road. Yan. At shout out din kay Inday Badida. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabsat sa patuloy na pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayo mga kabsat. God bless everyone.
Paalam!